Don Vareta, ano ito? O, di mo pa aram? An-arin nga ni. Maray pa, aramon niya to, unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon niya to digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon niya to. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, matinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Mga tugang, good morning! Good morning, mga kapako seniors. Tagal-tagalan pa. Palakas lagi. Lagi lang masaya. Thank you, Lord! Buhay pa tayo. Yan, kahit maputi na ang buhok, fight sana. Tayo ay matanda. Mga tugang, ako po ang senong lingkod Mardela, dahing ibang salit sana. Pero tiyan, binabuelta po sa programang aramo niya ito kunyang pong Lunes, petsa uno sa bulan po kan Abril 2024. April Fool's Day today. Bawal magpautang daw. Bawal sumagot ng oo at hindi. Anong nangyari na? Basta, ingat na lang po tayo. And siyempre naman po sa mga kababayan nato, Luzon, Visayas, Mindanao, patawang na po sa presentasyon ng programa. Si Chief Ramir Tanay, yan po dyan sa technical side, siyempre. Patawang na po dyan sa digital side, sa social media department, sa muna pong IT. Jerome Nico Martinez, naman si Shara Leron sa production assistance under newsroom, katuwang nato dyan si Angel Mustaza, si Jenny may importanteng piglakaw. Bandang sa loob, siyempre ang Mega Force Patrol. Kapanagos pong pangalap ng mga istorya, tangan ang babalangibog sa banuan, asin magpukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 3rd District, ang sumuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Daraga area, Ligaspi, Lagadi. Balik-balik. Yan po dyan mga tugang si Joshua James Bino. Uha! Ang masapog. Ang maigos. Ang mandirigma ng Megaforce. Siyempre, Kapitolyo Provincial. Yan po dyan mga tugang si partner Al Armario. Nasarabi ka mga istoryang nakakalap niya po dyan sa sur na parte kan Ligaspi. Lagi sa'yo kahit sino pang kasama natin? Jomar Bien sa 1st District. Pagdating yan man si Boy Mata sa mobile, ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada, piloto po ng mobile yan. And siyempre yung mga interns kan Bicol University, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back. Welcome to the show. And thanks God mga tugang, nairaos natin ng maluwal ang ating pong Holy Week hanggang sa Easter Sunday. And ngunyan po nagpupuna kung kasuod ma na magbaralik sa senda pong kanya-kanyang mga destinasyon. Ang satuya po ng mga nag-uruli na mga hali sa Manila, pasirin po sa sendang ginikanan na lugar. Sa mga mabiyahe po, i-check ang satuya po mga sasakyan, blow baguettes lagi. Pagkatapos, siyempre, mga G, no? Siguro ho na bago kita pirot, dahil ngang over. Habang magubiyay ta, sigurado po ngunyan, sa kadakulang kan auto, kung gurano kabagal sa so pauli nindudigdi,
mga tugang sa Albay o sa bilog na Bicol Region, ganon ring kabagal mga tugang Pasiring Duman, palalaog sa Manila. Dahil mga ikutan ngayang traffic, kundi ngaya, maluyon ngayang dalagang. Ang nangyari, dakulono ng mga auto na tuminirik, ha? Lalo sa mga auto na ang pagkamodelo sa inda, pang city driving sana. Dahil, bakong baga bakuusin na compatible sa biyaing halawig. Nag-rubber hit. Kaya dakulong ngayon nakaitaas ang hood sa mga inaragihan mo. Kaya po ingat na lang, tabi. I-check ang sasakyan bago tumulak tangani pong okay kita. Okay? Hello kay partner King Rinaldo. Listening and watching from Bunker One. Sa Bunker Hill. No? And sa mga pag-iripo ko sa kabalikat, CBCOM 430 sa Romangi Base. Sa Incident Management Team, Kan Santo Domingo Albay. Sa mga kapulisan, sa mga members ng Bureau of Fire Protection, as in sa mga miyembro, mga tugang kan Bureau of Jail Management and Penology, sa mga tauhan kan DPWH Express District Engineering Office, as in sa iba pa po, mga tugang na nagtarabang para magantaway sa mga biyero. Congratulations po. And sa mga kababayan ta, ngunya na alas 12 ng udto, mga tugang, tatapuso naman kan Incident Management Team kan Santo Domingo an operation po ninda, and zero casualty kami, ha? Salamaton ta, dahil na naotroso nangyari mga tugang kan last year na may nagbuwis ng buhay, may nalunod. So piniparan po talaga yan kan lokal na gobyerno, sa tabang kan man iba-ibang mga katuwang, mga volunteers kasabay sa mga tawang kan Aritzio, kan MDRRMO, as in iba pa ng mga empleyado po kan lokal na gobyerno, binilog ang Incident Management Team, mga tugang, sa panginat po ni Mayor June Aguas, pagkatapos ni MDRRMO Chief, si 43049, ha, si Mark Ian Shapno. Yan po siyang MDRRMO. And then siyempre, mga tugang, si Sir Edna Balidoy, ang satuya po na ano dyan, ka Santo Domingo, ang Municipal Planning and Development Officer. Yan. Okay, so si Sir Punix, ha? As in si Sir Mike na Bansale, ang Municipal Administrator. O, salamaton po sa gabos na mga nagturuang, and salamaton mga tugang ta, okay kita, ha? Maging marayrahay ang dalagan, mga tugang kang ano yan, kang sistema. Ayan, okay? So, ano do ang mga sistema ko niyan? Pauruli na po, mga tugang, ang mga kababayan ta. And maugmata, nabantayan po ang mga kadagatan, mga resorts, as in iba pa. And salamaton mga tugang sa Incident Management Team kan Santo Domingo. Kaulayan ko si Mayor June. At least zero casualty kita kunyang pong taon, tabi. Mayor June, good morning. Yes, Sir Mar, ang sakuyang pinakagwapo na barkada, as in pinaka-ma-appeal na medyaman, tabi, sa probinsya ng Albay. Uminitong, yes, good morning po. Uminitong ugaring yor? Okay, Mayor June, kami nagpapasalamat, nahandaan ta po ini, zero casualty kita sa nakaagi po na Semana Santa. Yes, Sir Mar, actually my order was very clear and I was very strict with it na my order really is dapat zero casualty kita. Ang pikataram ko nga ni Senda during the meeting is di mo po pwede na nag-agi lang sa Easter Sunday, may sarong kapamilya, sarong magurang, sarong akin na mawawara dahil po sa nag-i-enjoy Senda. So of course the government can do only so much, no? We can ano, but di kita po nagkulang na mag-remind sa mga magurang, sa mga to yung mga barangay officials that we should be vigilant sa pagbantay kang mga sa tuya po mga bisita at sin po mga kaimanwa na lalo na po sa pagkarigo sa dagat. Bakulang
sa pagkarigo sa dagat, kundi po sa pagselebrar kang Easter Sunday po sa Banwang kan Santo Domingo. So, yes, Sir Mark, tama ka po dyan. That kasugma nga ni, nag-countdown kami na matapos po so mga aktibidades. Tangani po nga totally ma-declare ta na zero casualty ang bansa Banwang kan Santo Domingo pagabot po sa Easter Sunday po. Apa? Mayor John, does this mean na ngunyan po na 12 noon matatapos sa operation ta? Yes, Sir Mar, in fact nag-chat na sa ko si MDR mo asking for permission of pulling out. And yes, Sir Mar, we will be going back to our normal na mga trabaho, no? And of course, we will always be there. And I'm so happy that all the agencies that I was able to meet, particularly the PSPCG, the Philippine Coast Guard, mm-hmm. the BGMP, the BFP, kabus po yung nagtaramang sa kuya na talagang di po nagduwa-duwa na mag-answer kan sa po yung pangapudan. Natabangan kami mag-ano. Yesterday nga ni po, Sir Mar, if I may dagdag ko, yesterday there was a incident na may sarupong bangka sa part po kang Alem Sugbalete na I think nag-capsize po siya. And ang sasakay kanin po mga taga Santo Domingo, no. And di po nga ano, makaskasong po so rescue tak sa Philippine Coast Guard. And everyone was okay, hindi man po kina-harm, and wala man po kina-napilikruhan. So, I would like to thank each and everyone for helping us. Of course, the barangay officials na sa paglibot ko nga na yesterday, I went home po mga 10 p.m. na, no, from Barangay Buhatan. I stayed there until 10:30 na pigiling ko po na, tami na kakarigos pa kayong araw katong oras na, Sir Mar, mga hey, na bawal nga din bawal na mag-night swimming mayor pag aldaw niya ko yun, tanya ko, aram kumantabi yan, Sir Mar. So, gabos man po safe tabi, Sir Mar. Ayan. So, but still, at least na-enjoy natin yung sarap ng kwaw. Actually, Sir Mar, nag-ikot ako kasugma. Gabos po mga stations, may mga merindalan. Pag-abot ko po din sa may sa may pantalan, nagruluto po kipinakro. Nagpabakal nga niya ko kay margarine, nagsiramo niya ako. Plus, pag-abot ko man sa Buhatan, nagpaihaw si Kap Nonoy kikwaw. Talagang nabasog po kita, tabi, Sir Mar. And ito's really a festivity for the people of Santo Domingo. Celebrating the pag-angat po, garay po ni Jesus Kristo, hindi po sa satuya pong kadagaan. So, yes, Sir Mar, and yesterday talagang everyone was very, very active. All of our LGU employees was very cooperative po sa pagtabang sa satuya pong pag-maintainar po ang safety po ang mga kaimanwata. Apa. Sir June, after this Holy Week, Easter Sunday, what's next for the LGU po tabi? Actually, Sir Mar, nag-upload ka ngunyan. I'm here right now. I'm here sa Federal Sortida right now. Nasa source kami. May pinatrabaho po kong source digdi. Na-discover me po ni along with Engineer Ed Balidoy na magkayun ng pong source. And this source will be particularly be ano before Barangay San Vicente and Barangay San Rafael. Ini po talagang crossing our fingers. Pigilin ko talaga po ini po ang matapos ang sa tuya pong problema sa tubig mm-hmm. diyan sa duwang barangay nan. So, ang sa kuya po nga pangapodan sa duwang barangay nan na makialat-alat lang po ang solusyon ta po kang nawara ta pong ibang source ay marani na po. We will post it later para mo mahiling ninda as in po mahiling nindo po Sir Mar kung ano po ining bibisita mi dito po sa Barangay Fidel Sortida. Uni nga ni po Sir Mar katanin ko si Engineer Horace na dahil siya sa imo tabasa dadakol kay kang paradangog batiyong ko na po si Engineer Horace na araw tabit Sir Mar. Okay, Riga, salam po sa grupo and congratulations po sa padagos na pag-aksyon sa pangapudan mga kababayan po niya ito dyan. Mayor June, sigarali po minsay tapo sa mga Dominguenos na nag-antabay po ganyan. Yes, to my beloved Dominguenos, salamat po. Salamat sa inyong pasensya, salamat sa inyong cooperation. Salamat po sa inyong himpilan, tabi Sir Mar, sa patuloy as hindi yung pagsawa po na pagdaong information po, bareta sa satuya pong mga padabas sa Dominguenos. And dahil po kitang mga
pa magapika trabaho mo niya na anytime soon po na maaraman na po kang mga Dominguenos as in po mamamatian. So I'm here in behalf of my team here in Pedro Sortida po na yarang kami digdis kaibahan ng Kusugubos na Engineers Digdi with Admin Mike. We are doing our very best po, no, to expedite the solutions na kang nagkapira ang problema. And of course, Sir Mar, including also the ang SDC sita po up and running. And we are finalizing everything. And anytime soon po, we will be going around for the guidance, career guidance to all our high school schools. So please stand by and wait for my team para po makaurong kamo kung ano man po ang benepisyo kung kamo po yawang sa Community College, Kambaluangkan, Santo Domingo. So salamat, Sir Mar, and mabuhay po. And belated happy Easter to each and everyone. Salamat po. Thank you very much po, mga dugang Mayor June Aguas, direct and live, duman po sa field. Naglibot po niya para hilingon personalmente ito po na sa inda po na discovering source ng tubig na makakasustinir, makakapag-resolver sa problema na pigya sa par kan San Vicente as in Barangay Nagsya. So, wait lang po databi. Anytime soon, magnya reglaro yan. And then, syempre, ito po mga tugang na mga kababayan nato na nagmamaawot na makapag-eskwela sa kain at inuti sa pinaka-primero. Mga tugang na Community College ng Busanto Domingo Albay, Trinabaw talaga kan administration ni Mayor June. So, nangyari in just a span of mga 1 year, no? Nangyari po yan at natawan ng permiso mga tugang na mag-ako na ng estudyante, magpa-enroll na mga tugang para po sa computer courses. No? So, anytime soon, baka sumunod na, pakalis po ng mga nag-opera pong alda mga tao na operation, ito po na maawot man na mag-aigwa ng criminology courses po dyan. No? At yan po sa mga pinagmamahot mga kaubinesan. Okay? So, sa inyo po ka, boss, mga kabayan. And sa Philippine Coast Guard pala, sorry, no? Di ko na mention kanina. Yung Philippine Coast Guard, nandiyan po nakabase sa Santo Domingo. Salamatong po sa tabang po nindo sa pag-kondukta ng mga Seaborne Patrol. As in talagang pag-masid, duman po sa inyo pong opisina o headquarters dyan, tanganing mabante ng mga Dominguenos. Okay po? Mga kabayan, we will be back. Sailan po niya itong mga stories, makalipas lang po kanina. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Tiyagin tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura.
Hatod sa indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB an programang DSWD 5. Ini ang programang mataoning paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang sarok sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD 5. DSWD 5. Maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD 5. DSWD 5. Digdi sa DZGB. DSWD 5. Madadangog kada aldaw ning Martes. Alas 10 hasta alas 11 ning aga. Digdi sa DZGB. Mayong tusok-tusok sa tabang kan Vitamin B kan Farex. Asin proper diet and exercise. Far excited ang mga kamot. Far excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvina. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. And dumang po sa mga kababayan po niya to, mga tugang, happy birthday pala kay City Prosecutor Brian Baleda. Yan. Happy birthday, boss. And siyempre kay amigong Dennis Siapno. Happy birthday. Sira man kay Dr. Negrete, ang MDRRMO Chief, kang Kamalig. Sa Indo po Gabustabi, mga amigo. Happy birthday, man, and returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Alright? Okay, then, duman sa mga kababayan po niya to, mga tugang, padagos po ini na pagantabay tamang ka mga pangyayari sa palibot na. Medyo may dinimalas lang sa party kang First District, ano, duman sa Barangay Suwa, sa Banwa Ambukang Malinaw, sa Suwa, sa Malinaw. And then, kasuhapon, minapasalamat man si Jerry Laranya, duman sa mga MDRRMO, kan Bakakay, dahil kasuhapon daw duman sa La Playa Criselda Resort, may nangyaring insidente na involved ang sarong aki na 4 to 6 years old na babae pero nakasurvive daw dahil sa indang pagkaaktibo sa serbisyo. Uy, salamat na po, Tabi. And narumduman ko man sa mga Coast Guard na kantabay po permisinda. Ayan, okay. Sige po, Tabi. Salamat na maray sa indo po, Gabos. Good morning, amigong Mar. May tumpamanambok mo basta may tinta kampusit or pugita. Malapit na ito pag pinagupit ko ito, partner. Lilitaw na uli yung ating mga white hairs. Eh, ganyan naman talaga. Okay. Bueno, then. Piganap ko ta si Ardi Herbie. Ha? Kundi parang may pigat din rin si Ardi. Ha? Sino kayong partneral? Sino pwede makausap dyan sa Ako Bicol? May petsa na yung ano, ha? May petsa na din yung pagsakay natin sa air balloon. Oh. Ang sabi, mga tugang, May 3 to 5, weekend yan, mga tugang, mailing dapat hindi sa bilog sa itaas kan Ligaspi, sa itaas kan Albay, ang gabus na klaseng naglalayog. A weekend of everything that flies. Oh, sabi po yan kan kana kuatang anunsyo, no? May 3 to 5 yung pong Bicoloco Festival, bringing mga tugang the air balloon sa Albay. Background ang mayon volcano, ang iyan po na Albay Golf, as in mahiling yung mga magayon na sites, mga tugang sa Satuya pong probinsya. So dahil po garing na pinakang detalya yung mga tugang manungudigdi. Pero, ang saro sa ugpaan mga tugang, ano ugpaan talaga kan mga air balloons na maglalayog po yan early morning and bago magsubsumangal daw hanggang Banggigaro ta, igwa kong nahil naman nag-iirilaw eh. Diyan sa no, Old Airport. Old Ligaspi Airport. Diyan po yung landing. And I think
Diyan man po gigibunggaro itong mga pinagpaplano na mga festivities, mga tugang, mga concert, as in iba pa, mga ito nagkaurugmahan. So, alat-alatong tapo. Iyan ang mga development po yan. Basta May 3 to 5, ang nako ata pong information, baka pangano ko dyan sa Bicol Loco Festival. O, yan, susaro sa pinagunang bitang gayton, mga tugang ni Congressman Saldico na gusto niyang drahon digdi para dahil na ngayon magbiyay pasiring sa Batangas, I mean sa Pampanga, Subic, as in sa iba pang taraning dyan, so mga gustong makawitness kaya at saka matawan man yung showcase kung what is anong itsura kapag ang air balloon luminayog mga tugang sa ano yan, harani sa Mayon Volcano. Yan, di ba? Anong klaseng Instagram pictures nakita mo dyan? Di ba? And one way of promoting mga tugang di tourism industry di po sa Tuya. Di ko lang talaga mahagip mga tugang si ano yan, Hardy Herbie. Aram ko nag-coordinate mga tugang sa Inda. Iyan po na ako Bicol. Tapos si Ma'am Annie yata na sumanga ang parang point person na pinag-tap ni ano yan, ni Congressman Saldi to coordinate with the different agencies concerned. Pagkatapos siyempre adalan kung ano ang capacity kan mga hotels, kan mga restaurants, kan transportasyon, mga tugang kayto pong mapasiriring digdi na mga ano yan. Because definitely it will draw crowds, mga tugang, from different aspects of life para lang makahiling po kayan digdi. No? So, halatong tapo yan ng mga development camp. Pero ang what is important is, may pizza na, May 3 to 5. Sabi nila is, a weekend of everything that flies. Di ba? Bagong tourism dimension naman yan. Di ba? Nung makikita natin. Harap bang talaga dapat ang gibuong kan turismo? Dapat mayroong mga varieties, no? Na nakikita. Para yan talagang makaktivate mo yung mga turista. Makakreate ka ng critical mass. Yung sabihon, dahil na maluwas din sa Albay, nyaon sa na dyan naglimok-limok because kompleto na ang mga mahiling ninda as in kaipuan ninda. So, di pati sa Bicol talagang very active ang mga tourism officers, ano? Hello kay Sir Bobby Gigantoni kang Sorsogon. Matindi ang mga preparasyones po Sir Bobby. Ika na talaga ang tunay. And then siyempre kay Ma'am Doty Colle, Kampitikaw, di po sa Albay. Diyan po sa, ano, sa Katanduanes, very active man mga tugang. Ang tourism officer dyan, tapos sa kasama sa Bate, Human, sa Kamsur and sa Kam Norte. So, dahil lang po yan sa padagos na pagtutok man, mga tugang kang Department of Tourism Regional Office number 5 para makapag-extend ng Filipino brand of service pagkatapos ma-develop ang iba pang mga dapat na i-showcase mga tugang sa sainda pong mga nag-arabot na mga bisita, not only mga locals but the including the foreign nationals. Alright? Okay, mga tugang, mapahingalo ko na kita kay date na minuto. After the news break, we will be back for more stories. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doc. Pagbibili ng gamot, para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B Can Farex. As in proper diet and exercise. Farexcited ang mga kamot. Farexcited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kan hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad.
Unilab yan. Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Barreta, enot sa Gabos. Alas 11:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuling Barreta oras-oras. Pormal nang naglusad si Police General Benjamin Acuerdo Jr. bilang ika-29 pamayo kan Philippine National Police o PNP Ngunyan na Aldawa. Hindi matapos ang 3 bulan na extension na itanaw sa iya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para pamayuhan asin panginotan ang sobra sa 200,000 na miyembro kan pulisya. Ginibo na ang retirement honors para kay Acuerdo sa Transformation Oval kan Campo Crame kasubagong alas 9 ni aga. Sararam kan administrasyon ni Acuerdo naminbidan siya bilang humble servant kung sin ipinamidbid niya ang serbisyong nagkakaisa. Sa ibong kainiwara pa ni napipili si Presidente Marcos na masalida kay Acuerdo kung kaya para mientras na ipigdesignara kaini si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta na presenting Deputy Chief for PNP o Deputy Chief kan PNP for Administration bilang Officer in charge. Alagad sigon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jane Fajardo padagos ang trabaho kan PNP sa ibong kansiring na pagbabago asin padagos man na sindang masuporta si isay man an mapili na maging pamayo kaini. Yan ang pangalas 11 Barreta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Tharix E, ang vitamin E na kayang araw-arawin. Alaksan FR, sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat ang simpleng pampakilig nor sinigang. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Tharix Vitamin B1, B6, B12. Tharix Cited. Yum yum! Ang choice ng barkada ko. Liver Aid Silymarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Sa indong nadangon, ang pinakahuling Barreta oras-oras sa DZGB. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S Tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S Tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, Manay Jody. Oh, may kalintura ka raw. Iyo po, kulog patikan pa yoko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko? Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Vitamin E kan Pharex. 9.95 pesos per capsule, SRP, sana. Kaya urual daw. And Vitamin E kan Pharex, 9.95 pesos per capsule, SRP sana. Kaya, urual daw. Pharex D-alpha tocopherol acetate vitamin E. Ang vitamin E ng Pharex. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado! Sa pamilya, ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silymarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liver Aid, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pambalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na.
Yan, push mo yan, tayo. Push mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang second part ka na rin ba na nyan tayo dito sa programa. So dyan pong Lunes. Petsa uno sa bulan ka na Abril 2024. Sabi ni Partner King, palunarin mo ngayon si Juice Wabino sa hot air balloon para mag-cover ng activity. Antay Lola. Antay Lola ni Joshua. Digdi magiging masiram ang masapog. Alright, daddy. Abang-abang, anta na lang po ang mga pinakang detalye po kaya. Basta may schedule na, May 3 to 5. Ayan po, weekend yan, no? May 3 to 5. Okay? So, bagong ano naman yan, mahiling nga to, mga tugang lipo sa probinsya Canalbay. Alright? Okay, siyempre, kadakol po ng mga festivals. Kadakol ng pistahan na Mayo. So, happy fiesta po sa Gabos. Bata ka nagpaparamarahan ng urig. Saro na sa ng persona ang maugmadigdi. Ha? Si Dayunyur na sana maugma. Alright, kaya natin po ang istorya alin po dyan sa 3rd District. Si partner, si Pading Jimmy na salita. Samuya pong Field Commander Chief. Let's come in, Chief. Yes, salamat, Director. Salamat sa Diyos. Matrangkilo, Honso, nakaaging Holy Week. Correct. Dahil mga darakulang aksidente, kuniguaman, mga minor man sana. Dahil ligis ako yung area of responsibility. Dahil masyadong kahaditan. Matindi pati si Congressman Didita. Nagparalibot sa mga... Dahil ko paararam itong mga lugar na dinuman niya. Igo pa lang kan dyan sa Ligaw. Igo dyan sa... Iyon sa Ligaw, adi. So, na rin. Naman ni Kung Didi ng mga pikakarigusan. Igo, kadakol. O yan sa may buwang. Igo pa lang dyan sa... Ano yan? Anong lugar yan? So, sa sentro garo yan. So, kind of ano yung wave pool. Igo dyan. So, may... Balod? May ukol. May ukol. May ukol na swimming pool. Igwa? Pagkatapos igwang spring, yeah. Spring resort. Diyan sa Amtik, kagulpit dyan. Oo, oh, yun pala. Amtik Ligaw. Oo, oh, matindi man si Kong Jewel, si Kong Didi, luminibot. Iyo, may guson. Ayos, oh. Sige. Okay. Mientras tanto, direct sa mga dagdag pa niya itong barita, nasa pag-update na kan koleksyon na naglaog sa kabankan lokal na gobyerno and municipal tourism office sa pamamayo ni Sir Jed Villanueva. Uh-huh. Kan kamalig kung sa in good news Gabos na ibinukas na tourism attraction digi harus patok talagang kinagat kan mga local and foreign tourists. Wow. Uh-huh. So latest na pigboksan so pinag cover tabaga ka ito. Uh-huh. Na Japanese tunnel digdi sana sa gilid kan na bulod. Mm-hmm. Pagkatapos sa tourism office. Yes. Dagdag na tourist attraction. Patok. Mm-hmm. Gulpi nagralaog tabi mar and susug sa record sa tourism office sa whole duration kan Holy Week uminabot 26,000 katawo. Mm-hmm. And duminagsa digdi sa kamalig and mga lugar na binisita natural ining pamusong Mount Kitwinan. Uh-huh. Subitin sa panahon sa paglibot kagulping tourist attraction and ginibo lalo na sa mga dayo nagcamping, nagtent duman sa tuktukan Mount Kitwinan. Mm-hmm. Mm-hmm. Saro pang nagpatok ngunyan sa kamalig so Kitinday Hill halangkaw na bulod ini. Uh-huh. Then so natural sa baba digdi so hayop-hayopan cave din iba pa na mga attraction digdi sa Banuaan kan kamalig so sulong so iba pa na mga nagburuto ngunyan privado. Uh-huh. Talagang patok sa ibong nalado padagos ang lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Caloibaldo sa paghingawa na mas pang mapauswag ang turismo bako sa naso turismo kundi pati so manungod na sa mga produkto an sarubagang produkto digdi nga identity sa kamalig iyo an pinangatnan nga kamautan kanalkalde
pagku sa na dig mamidbidin ni sa lo mamidbidan dig di sa lokal kundi sa global market tabi. Yeah. Mar. Saka yung growing industriya ning kakao na kakao yun pa yan ni, saro na yan ibubusol ni RD din dun na bol saro na yan sa pigda tututukan ngon yan kan na lokal na gobyerno digdi sa banuan kan kamaligtangan sa mga maabot pang mga taon aldaw na arog kay ning mga panahon na igwapanin na mga paniba kumbaga may mga panibagong offer an kamalig ayon na piga luluto sa mga takumpirmi-pirmi na sana sa mga dati na nagdyan dahil na madyan dahil na madyan oy kumusta pero, sa ano kumusta sa dairy plant dyan sa ano operational pa hindi sa kabangan oo so, anaram ko igwa pa yan so mga gatas baga ng pero sa dating albay sa dating dairy ka to wara na ito na sa banaw igwa ning bago sa so probinsya yes, na nagpapadalagan yes, yes. So, sa probinsya tapi na siya may yan ipadil ng umoy matindi ang makina dyan matibay oh, okay pa uh-huh. Okay pa. Ayaw na, very good pala. Hindi. Oo. Magdiyan na lang sinda sa dairy box. Okay. So, haros, iyo yan ang yaman kan kamalig ang manungod sa turismo. Okay. Yan, tabi direkan sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB. Point to point kita. Magali po kay Jim sa third. Magkita sa first. Kay pading Jomar Bien. Pade, good morning. Happy Easter. Please come in. Oh. Morning sa mga paranta, bay. Nagsisyo ng unyan. So, sangguni ang panglungsod kan Tamako. Ta, sa aga na regular session, dahil sindarigdi. Aha. Ang sabi sa satuya, masarabay, so kagawad, sa pagtiripon kan Vice Mayor's League. Bako man kan PCL. Kinaruray. Total nga ya. Total nga ya. Pizza Tris. Holiday. Roger on that. Sabi ko nga ni Pikil. Oh, kasori pa ka mo naging Vice Mayor. Nakulong akong Vice Mayor. Okay man nga yan. In advance si na. In advance na ngunyan. Si Vice nga ni nga ya. PCL, nag-attender. Nga tataday kami mag-attender sa Vice Mayor's League. Ay, bagay yun ang suruportahan hindi, ano? Ay, Roger, na. Okay. Kaya, Roger, kaya sa imbes regular session kan sa kunian, panglungsod kan Tabaco Saga, ngunya na lang, dahil ang tamara larga sila pasiring sa Tagaytay para sa pag-report kan Vice Mayor's League of the Philippines. Mientras tanto, paring Mar, nagpasalamat si Vice Mayor Nestor San Pablo sa kabos na nagsuruporta, nagtarabang, nakikooperar para maging matrayumpo ang halawig na panahon na mga aktibidad digdi sa siyudad kan Tabaco. Sinabi ni San Pablo na magpuon pa kan sa pagrumdom kan cityhood kan Tabaco kung sa'yo ng aktibidad, pinuunan pa kan kamangaan kan bulan na Marso. Sundo na nag-Holy Week, nahiling niya talaga ang suporta anan mga empleyados, mga department heads kan lokal na gobyerno kan Tabaco para maging matrayumpo ang mga aktibidad. Sa iya man na pinasalamatan ang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, pati naman sa mga nasa traffic dahilan sa naging pagtrabaho kainin ng daing sukol na trabaho sa sunod-sunod na aktibidad asin na matrayumpong na mantinir ang bulos kan trapiko asin ang pasiorden digdi sa siyudad kan Tabaco. Narabi pa din mga redak na barata, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much sa paning Jomar. Yan po ang satuya po ng mga informasyonali po dyan sa siyudad ng Tabaco. And then, yan, salamatan po sa mga nagturuang para maging ariglado man ang satuya po ng mga pag-obserbar kan si Mana Santa. As in, yun po ng mga kababayan niya to. Yan, huwag kayong magtaka kung bukas dahil po dyan sa mga kagawad na Tamara Gasinda. Ingon niya na po ang ginibus posisyon na instead of tomorrow. Okay? Ta, aprobit saan man garo talaga. Ta, pitsa 3, April 3, that is on Wednesday, holiday, mga tugang sa Bilog na Albay. May, ano yan, may proklamasyon po kayan na ipinagpaluwas mga tugang way back pa na every year of April 3 mga tugang may ano yan special non-working mga tugang sa
probinsya Canalbay. So, walang trabaho. Okay? So, yan po tabi sa mga kabarangay ta. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta. Mainito ng aldaw. Papa John, sarong bulan na sana, piristahan na naman. Ika na sana na akong maog marigde. Si Jan Mal pati. Baling, 190 na naman. Ayog yung kanunan naman. 190 naman ang live weight. Okay, pababa na. $300 na. Pangyari. Tatas palalo yan sa pista. Sana daing naka-reserve. Ayan, alright. So, dumadami. At least nagrarahay mo yan, mga tugang. So, nakakabawi-bawi. So, mga nasa industriya, sa haga industry. No, yung mga nag-atamang po ni mga urig na for commercial, na pagpapabakal para po gibuon na karni. Pagkaon, no. So, magastos na pati ang feeds. Kaya yan din nga ang dapat sigurong mag-ibuan yung paagi mga tugang kan mga organisasyon, kan mga parauma, kan gobyerno, mga tugang sin maging ka mga congressman garo na makabilog mga tugang nin planta, nin lokal na pagkaon mga tugang nin ano, nin urig, asin nin manok, asin iba pa, digdi nag-ibuan sa albay. Ano mga kaburo-barato sa transportasyon, di ba? Matis, maalis mo na. Ayan. Okay, so, paragos po, may mga grupo po nag-iisip ka yan. So, sana maging okay man yan at masuportan po yan kang Department of Agriculture. Tanganing mabawas-bawas ang po ang inputs na pigbubutasan mga tugang sa tuya po ng mga kababayan ng mga farmers. Ha? Mga nasa industriya po mga tugang ni na pag-aalaga ng baboy as in iba pa mga kababayan na ano yan mga sabi nga ni kaya ni sektor kang pag-uuma hindi po sa satuya pong palibot. Okay, so duman sa mga kabarangay ta, hello kay LC Caneo, morning ngayon sir. Si Virginia Navia Neo, good morning ngayon sir Mar, good morning po sa Indukabos. And kay Bing Boris dyan po sa San Isidro sa Malilipot, good morning po tabi. Alright, bueno mga tugang din, ngunyan na mainito ng panahon, tamang-tama ini dyan sa mga may solar ade. Ha? Ini yung pinakang nagururong kami naman sa Sumbak Base, iyong yan excitement ka mga may solar na tapirti ang harvest. Di ba? Araw kayo na matindang init kang naldaw, mag-solar ka na. Di ba? Ha? Mag-full solar ka. Takon niyang kaya eh. Despite mga tugang na igwa kita ning nasa 26.4 million mga tugang na household sa Pilipinas, nasa 17,000 pa sana ang nakikinabang mga tugang, kahit itong pigapo nindang net metering program, mata daw ta, alo yun, day basyadong na-implementar po yun, no? Because in other nations, mga tugang, kunyan ini, ini ang sarosa nakainganyo sa mga kababayan niya to na to go into solar. Diba? Paano, di paano sa Pilipinas, di itong talaga ano, namamahalan eh. Pero aram mo, ma-appreciate mo lang talaga yung beauty kayan po na may solar ka kung igwa ka kaan. Ha? And it's good mga tugang na yung pag-ibig nag-o-oppressir ng loan para makapagbugta ka ng solar mo. Tapos pwede man bagayan na i-installment mo dyan. Sarong panel kang unang-unyan and then you compute anong mga dapat mong unang kagangkayan. Ilaw sa nanguna. O, pwede mong baga. Di ba? And then, kung magkakuha ka naman ng kwarta, idugang muna so, ano, sa iba pang mga appliances mo. Tangani po na, no? Luhay sana. And then, ining aldaw na ini, dyan mo dapat gamitin ang solar, hindi yung sa gabi. Di ba?
Hindi mo enjoy mga tugang susolar sa bakal kaldaw. Ta, hiling si Sir King. Kumusta Sir King ang harvest tango niyan, Sir King? Ha? Ayan, na, nani na ano yan, makatipid. And then there are, entities and there are homes na zero billing na sila eh. Uminali na dahil, ng bill. Minimum na sana. nag full solar na. Medyo man talaga maguro gastos po yan sa primero. Pero after that, makaka-benefit ka na. Kang mga ano. Sabi ta nga ni, yung po ngayang ano, yung pinagdeklarar mga tugang sa probinsya ng Albay na maging 100% renewable energy sa pag-abot po kang 2030, ano nga, posible daw. Ay, kung trabahoan po yan, posible yan. At least sabi ta nga ni, diyan po mailing ng gilas ang isang gobyerno, nagabos ng mga government offices, giribunin ng solar energy para mag-magnify mga tugang itong declaration ta kang climate emergency sa probinsya. Di ba? Ngayon magpapatunay na we are serious for that. Na talagang gusto kong mabawasan ang ano kang ano ang init kang kinaban. Iyan ang sa tong contribution sa Albay. Oh, di ba? Pag naging ano yan, 100% solarized ang sa tong mga opisina di gobyerno abay. Okay yan. Magpasaning ordinansa. Manungod ka yan. Tangani po na mangyari. Tatalagang nahiling na sa observation mga tugang ka mga pangamay dito sa Green Convergence Philippines, slow ang adoption eh. Kang sa tuya pong mga kababayan Pilipino to embrace mga tugang the beauty of the ano yan, yung renewable energy, particular kang solar. Ibo na, daipig babakal. Oral daw masaldang ano, John. Di ba? Oral daw masaldang. And then, nandito ko po mukha yan, so talagang init niya. Between mga 10 o'clock to 2 o'clock. Diba? Ay, talagang party-party na. So mga nagka-iguana ka yan, na-enjoy na ninda. Ano? So, sana i-try natin yan lahat. Na? Sabi nga ni kaya ni ito pong mga nagtubod na ining solar energy, saro po yan na renewable energy, iyo po yan ang makakapag-safeguard kung sa tuyang environment o kang kapalibutan for future generation. Diba? Pag sabi nga ni kayan, duminaog na kita dyan sa puntong yan, in-embrace tayo yan, ay maray rakay po yan, mga tugang. Kasi ang iba talaga na mamahalan eh. Sana dakula mag-manufacture ng panels na epektibo. Dakul mag-manufacture mga tugang kay ito pong ano yan, mga gamit na pigbubugtak dyan, including the inverters. Kasi sa ngon yan, talagang kung gusto mo nang marirahay, talagang magustos ka ng ribo. Ha? Gusto mong mga marirahay, mga 100,000 to 200,000, pertinaan sa imong paturo-turatoy kayan kang paggamit-gamit. Kan sa imong mga ano, mga appliances at iba pa. Di ba? Di, iyan ang medyo challenge man talaga. Na nahaluyan ang shifting mga tugang kang solar energy, sana maging affordable man talaga. Sabi di kang texter ta, tama ka nga dyan Papa Mar, sana maging affordable. Okay, tamay mga nagruluwasan man ngaya, pero madaling masira. Because ano yan, yung dapat so tama. Okay. So, tapos ang iba kulang pa sa kaaraman kayan. So talagang kinakaipuhan po na magiguning massive information campaign na maipasabot, maging aware ang mga tao na there is such kind of renewable energy na alisa saldang kanal daw na pwedeng umabot sa punto na zero billing ka. Nakatabang ka na sa pagkatamang ka ng environment,
wala ka pang konsumo, wala kang binabayaran, di ba? Di tranquilo ka na. Alright? So sana man nga, ano, yan po yung ano eh, sabi ba ganinda, para maging sustainable ang futuro mo, mga tugang, dapat mag 100% RE ka, renewable energy. So titingnan po natin yan, no? Yan ang pinaka the best-the-best na mga dapat na mga giribuhon talaga. Tanganing maging ariglado man ang gabos. Tapos primero, sabi nga ni, hindi man pigubakal yan. Talagang yaon yan. So dapat na pakinabangan ta na. There are also different kinds, iba pang mga klase po ng renewable energy. Siring po kan geothermal, laiguana kita. Ang medyo ano lang talaga, tada ito na pakinabangan yan. Di ba? Ito na pakinabangan yan. Na rumduman ko nga ni mga tugang, may kachat ako na amigo ta, mga tugang dyan po sa Albay Electric Cooperative, na sana ngaya magkaigwa mga tugang ning ano, magkaigwa nin offering ang duwa taliling geothermal na atis matauwaning ang maski 20 megawatts an aliko, ha? Ano daw ngayong TV geothermal o kaya ADC kama nito, magkaigwaning offer nin at least 20 megawatts sana mga tugang sa aliko, ta barato ngayong renewable energy o yung geothermal energy o renewable source, di ba? O ta yun ang ano eh, yun ang dapat na matrabaho talaga, magkaigwa ng ano ning kasunduan na at least makabakal din barato ta. Hara mo sangon yan yung kuryente tapig babakal ta dyan sa OSM, mga importer dyan ay coal eh. So ang market hindi stable, may good ko nyan tapababa, no? Matindi nga nitong post kan amigo ko duman sa Kamsur. Alam mo, June duman sa Inda, naging 5 pesos per kilowatt hour. First time na itong manangyari. Kaya lang, ang takot ka, taod-taod naman ka, maitaas na naman. At market-driven nga kang market forces eh. Di ba? Kapag man nagkaigo ng rimalaso duman sa abroad, kasamay tayo dyan. Di ba? So, yun yung mga, ano na sana, ining, ano, sana matrabaho kang mga congressmen na to. Ha? Na ining mga geothermal energy taligi mapakinabangan mga tugang kang Bicolano, mapakinabangan kang mga Albayano particular, di ba? Tanya ako mas naligi sa to and we are the host, pero nagbabayad po kita ng mahal. Ewan natin kung kailangan baguhin yun po na ipiralo, baguhin nyo na, ha? Baguhin nyo na and then suguon ta na ining mga electric cooperatives na mag-venture mga tugang diyan sa ano, sa solar fields. Sa mga ano, mga renewable energy. Tangani pong maging okay na. Ang gobyerno kaya dahil man makagibo ng planta. Bawal duman sa ipiralo. Tinao sa pribado eh. Kamulang ang pwede diyan. 'Di ba? Medyo ano lang eh. Sabi nga ni Ngaya Konsi, si Simon ngayon na gobernador. Hal makainganyar, makainganyo kang TV geothermal as in EDC sa maan ito na mag-entra sa CSP or EPSA, iyon ang magayo na magiginibo sa tao. O, yung ano ni, CSP na ini, itisupig ko para trabaho ini, mga tugang na nganing makasali sa bidding, ha? Kundi, iwan natin, no? Kung ano pong nangyari na. parang wala na yung mga una. Kailangan gumipon yung mga panibagong mga negosasyones. Tangani po na magkaigwan yung siring po ka na sabi nga na enjoyment ng mga Albayano manungod po dyan. Yo. Okay, mga tugang oras na ito, alas 11:30 na aning pagkaga. An oras hatod sa Indukang. An oras hatod sa Indukang. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Ang simpleng pampakilig nor sinigang. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic,
Ingat! New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Yum yum! Ang choice ng barkada ko. Varix E. Ang vitamin E na kayang araw-arawin. Liver Aid Silymarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Varix Vitamin B1, B6, B12. Very excited. Camille Pratsyambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko? Plemex for kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kain na tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan, dagdagan ng Knorr Chicken Cube. One cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok. Na matagal na pinakuluan. Knorr, sarap ng tinola na mitisarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor. Parami ng parami na kami so in love sa Chicken McDo. Chicken McDo. Much malaki. Much crispier. Much juicier. Versus previous recipe. Order na via dine-in, McDelivery, and drive-thru. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na, ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon, at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI. Course offer junior high school grade 7 to grade 10, senior high school grade 11 to grade 12 with academic track STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB an programang DSWD5. Ini an programang mataonin paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang sarok sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD5. Maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD5. Digdi sa DZGB. DSWD5. Madadangog kada aldaw ning Martes. Alas 10 hasta alas 11 ning aga. Digdi sa DZGB.
Aramunyato. Aramunyato. Aramunyato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, balik po si Papa Mar. Mardela, dengi ba saritsa na? Pero diyan sa programa, pangyari, ang bilis ng mga pangyayari sa PNP. Sa Rual daw sa napinatukaw sa OIC. Bata namin, uy, malakaso na si Edwin News Director Emeritus Edwin Piralta sa PNP. Ta Piralta ang OIC PNP chief. Kaya lang, ngunyan pong aga, may anunsyo ang Malacanang. Ha? May bago na. Ini full pledge na ini mga tugang na president ano na PNP chief na maagi man ini sa CA no pero yun ay po ang big decision ni presidente Ferdinand Marcos Jr. Yun is big bana kan mga nakaaging bulan sa social media na yung ambassador na PNP chief o yung ayan pero pinabulaanan po yan pinaimutikan kan liderato kan PNP pero ngunyan yun na po ngunyan na aga. Ang sabi, hindi po sa tuya pong information, dinisigna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Police Major General Romel Francisco Marbil bilang ika-30 na hepe kan Philippine National Police o PNP. Kan kasubago ba ka binareta ta na si Police Lieutenant General Emmanuel Piralta iyon mga serving officer in charge kan PNP na madurar kapag nakapili na ang presidente nin bagong PNP chief. Pero kasubago, inanunsyo na po mga tugang na si Marbil ang bagong pamayokang PNP. So, exit na si Piralta. Si Marbil dating OIC, Directorate for Controllership, bago naging PNP chief. Miyembro si Marbil kan Philippine Military Academy Class of 1991 kung sa'y nagserbi ni bilang Hepe kan PNP Regional Office Number 8. So, yun. Mga tugang ano. Bilis lang na pinaalis yung pinsan ni Edwin. Yung OIC. Yung OIC PNP. Ayan. Oras lang ang binilang niya. Di ba? Takasod ma. Nagretiro mga tugang si ano yan. Si PNP Chief Acorda. So, ngunyan yata yung change of command. Tapos, di kaswapon sa ano, pinagdesignar mga tugang si ano, bilang OIC PNP Chief, si Lieutenant General Piralta. Pero ngunyan, naaga, yun na po yan sa anunsyo kang Malacanang, na si Major General Marbil. Major General Romel Francisco Marbil, iyon na po mga tugang ang ika-30 na hepe kan Philippine National Police. Ayan, okay? So yan po, mga updates ta yan para po duman sa mga kababayan ta. So, pwedeng magkaigo naman kay Nicky mga kunyan, mga rigudun. Ta, siyempre mabit-bit man ini kan sa iya mga ayudante man, tangani na ang sa iyang dalagan, mga tugang sa bilang leader kang PNP, may execute sa mga gusto niya man. Yan. So, abangan ta po ang mga development po kaya. Okay? O, basta po, so, Department of Health, padagos po na lang abiso ha, sa mga publiko, particular sa social media, huwag daw kayong magbiro ngayong April Fool's Day, mga tugang, kan mga helang. Ha? O, yan, patabi. Ta, yung pa kayang nangyari kaso, Saro, na Sukabiti ngaya dineklarar na ano nasa estado ng kalamidad ang nangyari daw pero pinaimutikan man ngunyan iyo po yan April Fool's Day huwag daw kayo magbiro mga tugang manangod sa mga sakit iyo sabi po yan kan ano yan Department of the Belt. Alright, bueno, dugang ito po ang istorya hali po dyan sa luwas this time si Joshua James Bino nasa linya. Joshua, oh, ha, please come in. Wow, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, bagay na ipigpapasalamat ngunyan ni PNP Daraga, Chief of Police, Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. Naging smooth as in naging solemne
sa obserbasyon, Sir Mark, and Semana Santa sa munisipyo Candaraga, Albay. Zero recorded incidents in connection sa naunang bitan ng obserbasyon. Kung kaya sigun kay Sirilyo, salamat niya sa Diyos. Naging resulta man kay ni Sir Mar, kan magayon na koordinasyon sa tao kan manlain-lain ng mga uniform personnel na iyo ang nagbantay. Tanganin ng masiguro ang kamugtakan o kaligtasan kan mga turista asin mga biyahero na nag-abot sa daraga. Ngayon yan, balik sa normal na operasyon, alagad siniguro man giraray ni Sirilyo na mantinido sindang mahigpit na nakabantay sa mga tinampo, mayor na mga tinampo sa daraga, mga major highways, sa iba pang mga pasyaran, kung halimbawa igwa pa rin nagkakapirang mga nag-libot-libot. Tanganin ng masiguro na wala nin mangyaring kung ano man na aksidente, insidente, takot kan pagbisita man kan iba, digdi sa munisipyo kan daraga. Sir Mar, with boy, Joshua, this is GB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang. Alipin din sa Banwang Daraga. So far, so good. Ang mga celebrasyones o kaya pag-observer kong Semana Santa, so walang masyadong naging problema. Di. Pero lang naman sa nagkapira po mga lugar na talagang ano yan, nagkigwa po ng mga rimalaso. No? So, sana padagos po yan, mga tugang na, no? Mga na-experiensyahan na maging okay po kita, Gabos. Alright? Talaga pong ano eh, urulian, may mga excitement, yan, medyo makonsuelo lang itong report ni Jimmy na nagaragyatan ngayon mag-irinuman. Mangamun ngayon kang kurulanting na nagaragyatan na burulnutan ng kutsilyo. Saraksa ka na. Sus man, Yusuf, anong buhay tayan? Kunyan lang kita, cool lang, cool. Di ba? Magtaranong po ng kahoy. Tangani po na mapakinabangan. And then magtanong ni mga pagkahon. Tayo po yan ang mga magiging problema natin, no? Lalo na may il ninyo. Pero aram po nindo, pati yung ano, pati yung palarong Bicol, ha? Magkakigunin adjustments diyan, mga tugang, sa playing time ka mga atleta. Ta yan pig-anticipara, manungod po sa epekto kan il ninyo. Di ba? Ha? So, dahil pwedeng masyadong mabalad ang mga aki. Tayo ko ba ka ni mga kawat, mga tugang na pigigibo, mga tugang, sa iraram kansaldang kanal daw. Pero, may mga pagbabago na inanunsyar, mga tugang, ang regional director kan Department of Education, si Director Gilbert Salsad. I think nung ano ito ginawa, nung po na press conference na inatindihan na Joshua at saka ni ano, ni Jasmine last week, di ba? Na nagpapod po ning press con ang DepEd Regional Office number 5 para po tukaroon ang manungod po dyan sa palarong Bicol 2024 sa Abril. Dahil sabi mong kapag-asa, itong Abril eh, mas lalong titindi ang pinagsanib na pwersa, mga tugang, bangkang El Nino na patapos na, tapos mga tugang kang summer. Di ba? So, may mga bana-bana baga na pwede ngayon umabot yung 50 degrees Celsius ang init sa Pilipinas. Pero bako man yan sarabay, bako man yan po paratas na parantay na 50, may areas lang talaga. So, hopefully sa Bicol, mga tugang, dahil masyadong tamahan, kundi dumambaga sa may mga dry spell na po na namatean ang nagkakapi na pong lugar sa Satuya. So, yung mga playing time kan mga atleta na dating pinagigibo, mga tugang, aga hanggang sa uminit ang panahon, baka baguhin na. Baka gibuhon, mga tugang, ang mga events na alas 5 ng hapon o kaya early morning. So, pati yung mga atleta, mababago yung kanilang ano, cycle. Di ba? Yeah. Pero ang sabi, iyan po bilang preparasyon niyan, mga tugang, duman sa posibleng epekto kan El Nino o yung mainit na panahon, mga tugang, sa tuya pong palibot. Ang schedule baga kang palarong Bicol, mga tugang, sa bulang kan Abril. Ang sabi nga ni, waragas man ngaya, giraray ini.
garo nga yung ngayaigwa ngayang kakawaton sa iriga. Bagyari. Ha? Pero kadak lang garo kang kawat, hindi sa sulad kang ligas. Ito yung bagang host, Kampalarong Bicol 2024. So yun po tabi yan, mga development kayan na sabi nga ni mga tugang, pigkukonsiderar so magiging kamugtakan kan mga players na tabaka kung magkadirismayo yan dyan sa Saldang Kanal daw. Di ba? Di, makaantos na makatapos kang palaro. Di ba? Ayan. Okay man itong ginagawa ng DepEd mga tugang na nakikipagkoordinarasinda sa mga government agencies, PAGASA, sin iba pa, tangani na magiyahan ang mga dapat nagiribuhon. Ayan, okay? Matindi si, ano, si Partner King. Ako ngayon, Partner, may solar, 3 panels and 2 batteries lang. Nasa 28.5 volts na. Tapos 290 volts reserve power. Yung ganoon naman si Sir King. Kaypon mo talaga, amigo. Pero dyan mo ma-enjoy talaga. Pag igwa ka na ka, ma-enjoy mo man talaga yung benefits mga tugang kang solar energy. Di ba? Gusto na yun, magpatabang ka mo dyan kay, ano, kay amigo, kay Raymond na Escalante. May mga package-package na nalalaman si amigong Raymond. Igwa yan na, igwa, ah, John, igwang pobring tikoy package. Ito, parang starter ano yon, starter mo na di ba sa room panel sana na ano may battery ka, may inverter ka, may solar charge controller ka. Baka buti ka lang mga 60 or 70 mga ganyan. Sarap lang na panel. Di ba? O baka sobrang. Basta sa pobring tikoy lang. And then, kung sumedyo, yan paano, pag mapasolar ka, dapat ipakwenta mo kung pirang load mo. O kung nga, pwede mo na isiblog mo. Di ba? Pwede mo na ilaw sana muna. Para halimbawa na ngunyan na aldaw, nagamit ka ng ilaw, dahil kang charge sa aliko. Because nakahiwalay ka eh. Di ba? And then, kung gusto mo, pwede mo na sa appliances mo, ano, depende ka sa panel na lagay mo na kaya na sustinirin sa, ano, sa bultahe. Di ba? Pag sa ilaw kasi, pero pina-advisable pag sa ilaw, mag 12 volts ka, mas mahahaloy ang servisyo mo. Di ba? Pag 12 volts ka, tanganing ano, marami namang ano eh, maraming mga ano, yung tunganing fishpan na pigigibo ko ngunyan, solar water pump pang binugta ko, 12 volts na, pero di man ang butubot mo ka. Tinisting ko na, matindapot mo 12 volts ka lang ah. Okay, no problem. Kahit 24/7 mong panda rin pwede. Kasi may reserve kong battery pag gabi. Diba? Para direct sa mga super fan mo. Dahil matigbak sa mga sira. Diba? Puro na ang mga kanya-kanyang ano yan. Eh, sabi nga ni Kani, sa paggagamitan mo, necessity na yan eh. And I think it is a necessity mga itong magkaigwitin ng transition from any po na pinagamit ng source of energy to renewable. Iyan talagang pinakang the best ng ibuhon ta. Di ba? Tangani na makatabang kita sa pagbaba kang padago sa paginit kang kinaban. Pagkatapos mga tugang magamit ta, iyang gift mga tugang kang mahal na Diyos, nasaldang kang aldaw. Piglili kayan tayan na masulo kita, pero pigagamit tayan, magagamit tayan mga tugang na source ng enerhiya. Ayan, sa mga pangaipot ha. So, yun po yan. Basta, ang importante po, mga tugang, consult with the experts and qualified. Sa day ka mo pwedeng magparaduro DIY mo na kaan. Taba ka ma-switch ka mo. Di ba? So, mag-consulta ka dyan sa ano, may mga matitibay na mga supplier kaya na talagang tatabangan ka man. Di ba? Yun ang mga tips natin. So mga member kang Pag-ibig, pwede kayong umutang dyan sa Pag-ibig, multi-purpose loan para sa solar ano, installations ninyo. Di ba? Gani na maka-avail ka dyan. Mariray baga. Okay? Don't worry kung lay ka mo ng battery, John. At least aldaw ka muna gumamit.
Kasi yung battery mo naman is that is reserve mo yan na power mo kung halimbawa nag-brown out ng gabi. Di ba? Pero during the daytime, yung solar gamitin mo. Sayang kang init. Di ka para dulagan mo, di gamitin mo lugod. Eka, may mga during our talks with, ano, yung guest na magadigde, yung guest na digde na renewable energy expert, yan may tips siya para po sa tuya, di ba? Na yan pala ng solar panel, ginibo pala yung duman sa mga bantidong nasyon, naka-flat. Flat. Flat sana. Pag ginagbo dyan sa daga, flat. Nakapantay. Para madakop mo sa saldangan aldaw. Those are the mga areas yan na mga na, nasa laugan equator. Diba? Yung daing mga lipod-lipod. Yan Pilipinas ngayon, nasa likod kan equator. So, dapat hanapon mo so angel. Dignida sa Pilipinas, lalo particular sa Albay, dapat ang tilt mo, mga tugang, is 13 degrees lang. Huwag ka nang sumobra dyan kasi lalampas. Yung pag-ani mo para makakuha mo ang pinaka-harvest. Tapos ngayon, dapat nakahampang south. South. Sa tilt. Di ba? O, yun yung mga tips na ano. And tama siya. Maray man talaga ang harvest pag-arob lang ito ang sistema mo. Di ba? Imagine kung di mo makausap yan ng mga eksperto na hindi ka matututo. Di ba? Okay, so basta ako ano, mag-try ka mo dyan and then ma-enjoy po nindo yan talaga kapag may solar na kayo. Huwag nyo intindihin yung gastos. Sa primero talaga magastos ka, pero after that, pag nag-andar na po yan, makikinabang ka na, dakulang kagianan man. And then, pag nag-brown out dyan, kung may battery kang reserve, ikaw lang may ilaw. Dahing ribok, makuaro kang generator, makurob kutob. Iyan da eh. An madalang ubusan na kan. So, la, wag yan. Ano? Sagiw-siw. Kan sufan. Kaya itong inverter mo. Di ba? Iwasan na madalang ubo. Di ba? Kaya ano. Tapos, tips pa. Kaya ka mga expert. Pag may battery ka, don't let it drain. Na masagad siya. Because yan ang pinakang problema kang battery na nararautolos kung pwersado siyang kikargahan na na-drain. Kaya ako ginagang ko dyan ng, ano, ng limiter. Pag 12 volts sa sana siya, automatic shutdown siya. May protektado mo sa battery mo. Ano, nakagamit ka mo na. Di ba? Ayan, ano eh, bawa yung reserva mo eh. Aabot naman mga 8 oras eh. Bago umabot dun sa punto na magsashutdown na siya. Ano man, kontrog ka na. Di ba? Mga ano po yan. Free pa siguro, taang baterya mahal. Masakit sa bulsa. Di ba? Yung solar panel, sabi ni Primong Raul, kan PYZ Enterprises, kayo gawaman sa mga solar panels naman eh, nagbabarato na da. So mga solar panels na branded, nagbabarato na dyan. Sabi ko, that's good news. Ha? Reserver mo niya ako lang itong 48 volts na dakula pa. Dakula pa sa kunyan. Dakula pa ang size sa plywood. Tama, upgrade naman kita. Ayun ang pinaka-the best ko niyan. Pag may konti lang pera mo, dumang ka sa pobreng tikoy, package ni Raymond. Medyo may kaya-kaya ka. Ay, dumang ka sa ano. Pero aram mo dyan, ang mga 300 mo, marirahay na. Mga 5 kVA na garo yan eh. Ayo, 5 panel, tapos may solar charge ka na, tapos may inverter ka na yung kasama na, tapos may battery ka. Pero yung battery, 8. Gamit ka na lang yung aircon, tapos ng television, at saka ng ano, nang anong tawag dyan? Nung refrigerator. Ayos na. Ayos na na. Yun ang marirahay ng mga experience ang ganyan pong mga panahon. Ha? Kaya po naman sa mga kababayan ta, yan po, adalan yung maray po yan. Gabatang kita sa
Padagos po niya itong ano sa Aleko. Tapos si Gita ang reklamo kang propalsok na ngayon ng letserong ini. Baka tulog na gaya. Ngunyan pa ngayon magpalsok ng gabsok na. di ba kay Sir King? Ay kung mayroon kang solar sa gabi na may battery ka, aba. Eh, tapos igwa ka pa ng automatic transfer switch. Ano, Papa John? Dahil ka na mapapagal na malumang ka para i-manual mo, ipalit mo. Di ba? Para, basta sigurado lang na yung load nun kaya. Kaya ng solar mo. Reserve mo. At baka sumabang, mamaubos tulos at reserve mong battery, di ba? Ayun. Maraming mga factors po na haaralin mo dyan. Hindi yun instant na parang suple ng Aleko na pag pumasok sa ano, lahat din na kaya na. Depende yan sa panel mo, depende yan sa setup mo. Yeah. Okay, o paano, mga kapatid? I think, tama na muna itong kwentuhan natin. Paaraw na muna po kita, hindi po sa programa. Mahangos lang kita, and pagbalik ko, kasabay ko na po si Ate Russell Cortez para po sa Baretang alas 12. Tawad-tawad si Ramang Buyan. At ang araw po kabilo na tropa, hindi po si Marty Lada, yung iba. Subago kasabay na ito si Chief Ramir Tanay. Ngunyan po kasabay ito na sa technical side, si June Napolis. At ang araw kabilo na tropa, thank you and God bless. At tabay po, tawad-tawad si Ramang Baretang alas 12. Aray,